Bagamat absent muna ang blockbuster na murang sibuyas sa Kaliwa Stores, tiniyak naman ng Department of Agriculture na pinag-uusapan na ang pagbuo ng kasunduan para maibalik ito sa Kaliwa. Pero ang good news naman ngayon, mula sa nakakaiyak na 600 pesos to 700 pesos, ang presyo ng kada kilo ng sibuyas ngayon sa ilang pamilihan, bumaba na sa 300. Ang sentro ng balita niyan mula kay Melares Moras, live. Aljo, Angelique, ikinalugod ng ating mga consumer na nakausap ang pagbaba ng presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan tulad na lamang dito sa Balintawag, Quezon City. Ang Department of Agriculture naman tiniyak ang patuloy na hakbang para sa kapakanan ng mga consumer. Dito sa Cloverleaf Market sa Balintawag, Quezon City, na siyang pangunahing bagsaka ng mga prutas at gulay sa Metro Manila, bumaba na ang presyo ng sibuyas. Para sa retail o tingian, naglalaro na lamang ito sa 100 pesos hanggang 320 pesos kada kilo depende sa klase ng sibuyas. At kapag wholesale naman, mayroon pang nabibili rito na 70 pesos hanggang 80 pesos na lang kada kilo na mistulang balik na sa presyo noong nakaraang taon bago sumipa ang presyo ng sibuyas. Ang mga nakausap nating consumer, masaya naman sa bawas presyong ito. At sabi ng mga nagtitinda rito, inaasahan ngang patuloy pang bababa ang presyo ng sibuyas sa mga susunod na araw. Nakakuha ko sa ibaba, so lang tingalan. Yung laso na. Pero yung malalaki ay 300 na lang ngayon at yung medyo maliit, 250. Kaya sana matutukan na lalo pang bumaba upang sa ganoon ay ang mga tao maka-afford naman. Bababa. Mas bababa pa. Paunti-unti na bumababa eh. Nung pagkabagong taon, makalipas ang ano, na gano'n na siya, bumaba paunti-unti na. 450, 320, ganyan. Bumaba lang. Samantala, sa mga Kaliwa store naman, hindi na muna available ang tig 170 pesos kada kilo ng sibuyas. Naubos na kasi ang stock para rito na sakop ng Memorandum of Agreement ng Department of Agriculture at Food Terminal Incorporated. Hanggang December 31, 2022 ang bisa ng kasunduan ng DA at FTI. Pero huwag mag-alala dahil pinag-uusapan na ng DA at FTI ang pagbuo ng panibagong kasunduan para muling makakuha ng supply at makabenta ng sibuyas na mas mababa ang presyo ikumpara sa mga palengke. Mura yung makukuha niyo ngayon sa second cycle, possible na maging mas mura pa yung binibenta sa kanila? Possibly po, but if we are partnering with FTI again, then definitely this is going to be something that we have to discuss with them. Kung ano yung makakabuti, no? Ano yung kung saan we will have the onions the soonest and the most prudent way. Aljo, Angelique, sa ngayon ay tinitiyak naman ng Department of Agriculture na talagang gagawin nila ang lahat kung ano yung pinakamabuti para sa ating mga kababayan. Aljo, Angelique? Yes, Mela. Kapag tuluyan ang naging stable ang presyo ng sibuyas sa bansa, itutuloy pa rin ba ng DA ang pagbebenta nito sa mga Kaliwa stores? Angelique, naitanong nga rin niya ng media kaya ASEC Christine Evangelista ng DA at sinabi niya na bukas naman ang DA sa anumang posibilidad na mangyayari kasi syempre nga naman kung stable na yung presyo, pwede namang hindi na magtuloy ito nga pagbebenta ng mas murang presyo ng sibuya sa mga Kaliwa. Pero wala pang sure sa ngayon, Angelique, no? At we have to keep in mind na bukod naman sa sibuyas ay marami rin namang iba pang produkto dito nga sa mga Kaliwa store na naibibenta rin sa mas murang halaga talaga. So ngayon, Angelique, no, aabangan natin yan. Pero ang tinitiyak nga ng Department of Agriculture kung ano yung pinakamainam para sa lahat ay yun ang kanilang paiiralin. Angelique? Okay, dyan sa Kaliwa store ba meron ding binebentang itlog at kamusta naman ang presyo niyan? Angelique, kanina no, nakita natin sa pinuntahan nga natin sa PSA at itong mga nakaraang araw ay pumupunta rin naman tayo sa mga Kaliwa store. At okay pa naman yung presyo ng itlog sa mga Kaliwa store. Naglalaro, may nakita tayo 7 pesos. At iniasahan din natin na talagang babantayan din nga yung presyo niya ng DA kasi talaga sa ibang mga pamilihan ay napapaulat na rin yung pangamba na pagtaas ng presyo nito. At sa DA naman, Angelique, no, sinasabi nga nila as much as possible ay talagang babantayan naman nila yung mga presyo ng ating mga bilihin at hindi naman ito magtataas nang basta-basta na lamang kung hindi talaga naayon sa sitwasyon. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Les Moras.